Sa Linggo po, December 30, gugunitay natin ang araw ng kamatayan ni Gato C. Rizal. Bukod sa kanyang mga isinulat, interesado marami sa itsura at mga larawan ni Rizal. Sa katunayan, hindi raw pangkaraniwan ang dami ng litrato ng ating pambansang bayani para sa kanyang panahon. May report si Howie Severino. Nasa left side yung biyak ng buhok niya, di ba? Itsura? Hindi ko kabisado eh. Basta ano, Amerikano ata. Ayaw manggi ang kulay, medyo pandak, tapos yung naka ganun yung piluka, isang side ang one-sided lang. Ito ang iba't ibang pagsasalarawan ng mga Pinoy sa bayaning si Jose Rizal. At kumpara sa ibang bayani, marahil si Rizal ang isa sa may pinakamaraming naiwang litrato. Mga larawan pinagbatayan ng kanyang mga rebulto at iba pang simbolo. Meron siyang litrato mula sa kanyang pagkabata hanggang pagtanda. Pati ang kanyang paglalakbay sa iba't ibang bansa sa Europa, dokumentado rin ang litrato. Hindi pangkaraniwan ang pagkakaroon ng ganito karaming litrato noong panahon ni Rizal. During that time, yung pagpapakuha ng litrato was an event. Pinaghahandaan, pinagbibihisan, nagpapa-appointment. Kasi ang camera dati, hindi naman yung standard household item eh. Bukod sa dami ng litrato, hindi rin pangkaraniwa ng mga pose ni Rizal. Gaya ng sa larawang ito kung saan nagkukunwaring lasing si Rizal, kasama ang mga kaibigang sina Felix Hidalgo, Juan Luna at Trinidad Pardo de Tavera. Dito naman makikita ang pilyong ngiti ni Rizal. Kasama niya rito si Nelly Bustet, isa sa mga babaeng gumighani sa kanyang puso. Noon, hindi rin uso ang umingiti sa mga litrato, pero iba si Rizal. Meron ka nakikita ng katawa ng Rizal, bihira yon. Ang pagtawa dati, hindi common for two reasons. First, yun nga, tulad sabi ko nina, merong aesthetic principle na sinusunod ang photography dati. Lahat ng photographers na yan, pag gumawa sila ng portrait, naka-base ang iniisip nila paano ginagawa yung mga portrait paintings before. Naka-profile, naka-diretso, may sinasabi isang expression. Hindi man nakakapagsalita ang mga larawang ito. Naikikwento naman ito ang istorya ng isang bayani. Isang bayaning minsay inilarawan ang kalagayan ng lipunan at naglayong baguhin ito. Howie Severino, GMA News.